sa mga balitang mainit na pinag-uusapan, mga pangyayari na pinagkakaguluhan sa social media, mga kakaibang balita, trending ngayon! Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat po ng nakikinig at nanonood ng DWIZ. Ngayon ay araw ng Webes, December 15, 2023. Ay, hindi, mali pala, partner. February 15 pala ngayon. Ano ba yan? Pa rin naman part. Ay, February pa rin naman. Ganit talaga ako sa Valentine's. Ngayon ay araw ng... Miyerkules, wala ngayon. 2020. Akala ko December pa. Oo. Ano ba yan? Bumabalik ako sa pagiging December. Parang gusto na lang ulit mag-partner, mag-Christmas, di ba? Syempre naman, para maraming pera, naman. Ayan. At kami po ang inyong ka-trending at makakasama ngayong gabi. Ako po, si Iriam Sancho. At ako naman, si Jen Patrolia. Samahan niyo po kami sa isang oras na talakayanan ng mga ka-trending stories sa loob at labas ng bansa na siguradong kakatuwaan at meron din pupulutan ng aral. Sigurado ba tayo dyan, partner? Ayan, oo naman. Siyempre, partner. Ano kayang mga aral na ay, antayin nila, partner, yung ating trending stories ngayon. Ayan, feeling ko naman meron. Ayan, kung nais nyo pong magbahagi ng inyong opinion, pwede kayong mag-text sa amin sa 0999-376-6768. At pwede rin kayong mag-comment dahil live rin tayo sa ating Facebook channel at YouTube channel na DWIZ882 at Aliw 23. At meron din tayong website na kung saan ay maaaring bisitahin upang mabasa ang aming mainit at bagong balita sa www.twiz882am.com. Ayan, syempre partner, saan nga ba tayo napapanood? Napapanood naman tayo via test broadcast sa Digital Free TV na Aliw 23 sa Sky Cable Channel 72 at TV Plus Channel 27 at GMA for the Wax Channel 32. Ayan, oo partner, syempre ito available rin po kami sa digital TV devices at TV receivers. Mangyari lamang po na iscan ang inyong digital TV sa channel boxes upang mapanood ang Aliw 23. Pero bago natin dakuan ang ating mga ka-trending news, meron na ba tayong mga reports? Ayan. Meron na, tanggap po na tayo ng balita mula sa ating patrol reporters, Metro Patrol o Ronda Provincia. Ronda Provincia! Tayo ng ulat mula sa Ronda Patrol kay Mar Olete mula po yan sa Batangas. Mar! Yes, magandang gabi sa inyong dalawa. Naging mainit nga itong pagtanggap ng lokal na pamahalaan dito nga sa dating ni Senator Bongo na kung saan ay mainit na pinangunahan ni Mayor Cristeta Reyes at Vice Mayor Bert Lat itong pagsalubong kay Senator Bongo. Kasama rin dito itong punong bayan ng Cuenca na si Mayor Alex Magpantay at itong Vice Alcalde rin ng Tanawan City na si Attorney June Trinidad at itong kailangan Congresswoman Maypet Colientes ng ikatlong distrito. Super Health Center ang pinakong itatayo sa bayan ng Malbar na kung saan ay nagkaroon nga ng groundbreaking kanina. Kasabay nito ay namahagi rin, ibinida rin ni Senator Bongo na mahal niya ang mga kabataan. Ano pat nagbigay siya ng mga cellphone sa mga mag-aaral. Ang ilan ay volleyball at basketball na bola ang ipinamigay rin niya. Meron ding bisikleta. At kasabay nito ay ang mga PWD ay pinagbigyan din ng mga wheelchair na kung saan ay bagay na ikinatuwa ng kanila mga pamilya. Mas lalong naging masaya ang mga Malbaynyo nang sila ay tumanggap ng grocery packs at pagkain na kung saan imubot ng 596 itong mga dumalo rito. Kasabay na rin ang ayuda mula sa DSWD na tigda 3,000. Ipinangako rin ni Senator Bongo kay Mayor Teta Reyes na itong kanyang Super Health Center ay pagtutulungan nilang dalawa at ito yung gagawin nilang ospital. At kauna-una ang ospital nga dito nga sa bayan ng Malbar. At hindi rin na kanya mahirapan ang kanyang mga kababayan na dumayo rito nga sa ibang bayan at ibang mga bahagi ng munisipalidad upang magpagamot sa pagkat sa kanilang bayan na itatayo ng kauna-una ang ospital na kung saan nga ay
una muna itong Super Health Center. Naging mapayapa ang pagsalubong at naging maayos naman ayon naman kay Major Abutan bilang nakatalagang chief of police ng Malabar Police Station. At yan ang aking report. Ito si Mar Ulete, ang inyong Ronda Patrol sa Batangas. Nagulat si MP ng Mayor Lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Maraming salamat, Mar Ulete. Ayun, partner, since Valentine's kahapon, ano naman ang ginawa nyo kahapon ng ayan, inyong partner? Ayan, partner, ako lang ba o ikaw din? Ayan na, syempre, partner, dahil Valentine's Day ngayon. Ay, kahapon. Kahapon. Syempre, marami naman kaming ginawa ng aking partner. Ay, ano kaya yan? Mm-mm. Syempre, kumain kami sa labas, partner. Saan kayo kumain? Ay, tinanong kung saan. Basta somewhere in QC lang din naman. Sinurprise ka naman ba? Oo naman, partner. Nagulat nga ako kasi pag uwi namin ng bahay, may pa-surprise pa pala siya. Wow! Ano ba yung ano ba surprise to, partner? Oo, binigyan niya lang naman ako, partner, ng ano, ng bouquet of Stitch. Wow! Bakit Stitch? Kasi, favorite ko kasi since high school si Stitch. Awan ko, di ko lang ano, di ko alam. O baka may memories ka dahil sa Stitch. Wala naman. Wala naman. Gusto ko lang siya. Dahil ikaw color ba, partner? Blue. Dahil siguro din dahil color blue. Favorite ko pa naman din yung color blue. Ikaw ba, partner? Siyempre. Kamusta naman yung Valentine's Day kahapon? Tagahatid sundo, service po natin ang ating tawawe at tagahatid sundo. Ayan, sinundo lang naman ako kahapon. Ayan, oo. Siyempre yung Valentine's Day, hindi nang naman siya para sa mga magjojowa. Ay, totoo. Oo, para rin sa naman lahat. Sa love yourself. Para sa lahat, partner. Siyempre sa pamilya, sa magkakaibigan. Totoo yan, partner. Oo, kahit single ka man or double. Parang double. Double. Double pa yung katawan. Sino kaya yung double yung katawan? At saka, syempre, ang celebration din kahapon ng Valentine's Day. Mm-hmm. Yung nasabi kong hindi lang siya para sa family, sa mga magjojowa, sa mga magkakaibigan. Mm-hmm. Syempre, ano din yun? Ano, syempre, wag natin kakalimutan na ang nagturo sa atin magmahal ay si Lord. Syempre naman. Mm-hmm. Amen. At syempre naman, partner, no? Ano naman kaya yung maipapayo mo sa mga single natin na viewers? Mga nasawi sa pag-ibig? Nakita ko ata. Sawi sa pag-ibig. Parang hindi pa tayo nag-office ng trending, pero nagtitrending na tayo na ano, no? Kasi parang nakita ko kanina, Singles Day daw ba ngayon? Legit ba yan? Oo, parang may nakita na ako nag-post kanina, hindi ko sure kung okay. Single days ba? If ever man na Singles Day ngayon, okay lang yan. Kasi darating din yung the one para totoo! Paano ba makakahanap ng the one, Miss Iriam Sancho? Ala, nahuwag na natin yan pag-usapan naman. Kusa naman yan dumadating sa'yo, partner. Bang skincare daw ba ang gamit mo? Napakakinis daw ng iyong pagmumukha. Ay, nako naman, Mare. Ano bang kailangan nilang sabon na kailangan gamitin? Kahit ano, basta yung ano sa kanila. Hiyang ba? Hiyangan lang yan, partner. Hiyangan lang. Tsaka palaging uminom ng tubig at matulog ng maaga. Tama. Yung walang sama ng loob. Sino kaya yung nagtutulog ng may sama ng loob dito? Hala. Hannah Beatrice ang pangalan. Ala, nag-game dance na po. Ayan na, pero syempre, partner, bago nga natin nadakuan ang ating mga trending stories, batiin muna natin ang ating mga listeners at nanonood dito sa Facebook Live. Mm-hmm. Nakikita mo ba, partner? Hindi mag-open. Ayan na, nakita ko na. Ayan na, feeling ko ito, sinurpresa niya ang ating reporter kahapon. Wow! Feeling ko mahal na naman nito. At sobrang mahal nito ang ating isang kawani. Wow, kawani! Ating tauhan. Ang ating tauhan. Magandang gabi po, Sir Rex Espiritu. Ayan, halata naman po ang napakasaya ng inyong pag-iibigan ni Miss Tina Nalaska. Ayan na, partner, syempre nandito din si Miss Soraida Calomente. Sabi niya dito, naragsak nga evening mga madam ganda. Naragsak mat nga gabi. Alam mo ba, partner, kapag kami ni dito, naalala ko lang kapag kami ni Rashid at ni Maray nagtitrending dito, talagang gustong-gusto namin na naririnig namin itong or nababasa itong yung maganda. Naragsak. Ay! Yung maganda siya. Ano ba yung naragsak? Naragsak. Parang maganda. Maganda. Ayun, magandang gabi. Ayun, magandang gabi. Tapos may madam ganda pa, di ba? Ha? Ano?
Masaya. Masaya daw. Diyos ko naman. Ayan, oo. Nandito rin syempre partner si Kaligay Reyes. Good evening mga ka-IZ watching and listening now from Tondo, Manila. Ay, wow. Hello po sa mga, hello po, Tondo, sa mga taga-Tondo. Binabati ko po pala yung mga tropa ko sa Tondo. Oh, mm-hmm. May feeling may tropa. Part- Ayan, oo. Ito na nga partner, sabi mo kanina ay kay Sir Rex. Oo. Ito, nanonood din siya kasama si Patrol 11 here in Bulacan. Si Patrol 11 ay si Miss Tina Nolasco. Ayan, magandang gabi rin po kay Josiela. Kay Josiela. Ma'am Josiela. Ah, kay ano yan? Miss Argichel. Argichel. Magandang gabi po. Sabi niya rito, nag-comment siya, huwag na hanapin ang pag-ibig. Kusang darating po yan. There is right time. Person in God's will. Totoo naman. Ayan. Opo, tama po. Pag yan. Once kasi na pinagdasal talaga natin na kailangan na natin ng pag-ibig, ibibigay agad yan sa'yo. Pero pag-ihirapan mo muna. Oo, meron ding dumadating ng bigla na lang nang hindi mo inaasahan. Oo, mamaya, malay nyo na ano, kasakay mo pala sa ano, no, sa LRT. Malay mo partner, hindi pa pinapanganak yung dalawa. Baby pa lang pala. Oo, diba? Oy partner, yung mga ano ah, age doesn't matter. Ay, meron, totoo yan. Marami dyan. Marami dyan. Ayan, happy Valentine's po. Belated na ba? Belated na. Of course, 15 na eh. Ano ba yan? Parang gusto mo na naman bumalik sa Pasko, partner. Siyempre naman, partner. Paskong Pasko. Gusto ko ng Pasko eh. Alam mo kung bakit? Mga ngaruling tayo. Ayan, oo. Meron na ba tayong ano dyan? Reports? Oo. Ayan na, tawag nito? Tinatawagan pa or kinukontak pa na ating communication assistants. Syempre, batiin po muna natin ng happy birthday. Yeah. At syempre, batiin po muna natin ng happy birthday si Mr. Bert Mozo. Ayan, ang pinakagwapo. Gwapo nating reporter. Masigasig. Ayan. Happy birthday! Ayan ang ating Patrol 3 Bert Mozo. Happy birthday po. Partner, baka may gusto kang batiin. Mm-mm. Ayan, binabati ko nga rin po pala ang aking pamilya sa Pasig. Nag-loading ako doon kasi napapatiin ko. Ayan, binabati ko yung aking pamilya sa Pasig, mula po sa Pasig. At saka po yung aking tita po sa Qatar. Hello po. Ayan, oo partner, batiin ko lang din ng magandang gabi yung aking mga kaibigan dyan sa Bicol, dito sa Manila. Yung family ko din na nasa Bicol and nasa Lipa, Batangas, si Aya Lusancho, Aaron Sancho, Mark Badilla, and yung nasa Dubai naman si Kuya Ryan. Hello po dyan. Ayan, magandang gabi po sa pamilya po ni Miss Aaron Partner, pero syempre bago natin dakuan or magchika tayo dito, tanggap po na tayo ng balita sa ating Ronda Probinsya. Ronda Probinsya. Alamin natin ang detalye ng balita dyan sa Ilocos Norte mula kay Ronald Idol Domingo. Magandang gabi, Ronald. Yes, magandang gabi kasamang Ariam, kasamang Jen. Inori ng US Ambassador sa Pilipinas sa Mary Kay Carlson ang kagandahan ng Ilocos Norte. Ipinawanag niya na ito ang kauna-unahang pagkakataon na pumunta siya dito sa Norwegian at ang Malacañang of the North, ang kanyang unang pinuntahan na para sa kanya ay kakaiba ang ganda mula sa simoy ng hangin, ang mga bulaklak, ang Paway Lake at ang mismong gusali. Inayag niya na ang kanyang pangunahing layunin sa pagpunta sa Norwegian ay upang mas malalim na mapag-aralan ang history ng Ilocos Norte ng mga mamamayan dito. Maliban dito, sinabi niya na nais niyang makibahagi sa maraming bagay na nag-uugnay sa mga Ilocano at ng mga Amerikano at upang magsaliksik kung ano ang magandang naghihintay sa hinaharap pa. Ayon sa kanya, matibay ang relasyon ng mga mamamayan ng Ilocos Norte at ng Estados Unidos at malalim na ang kanilang relasyon at ang mga ito ang nais niya lalo pang mapabuti sa mga darating na panahon. Mula dito sa Ilocos Norte, ito si Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat para simpilang may tunong lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Maraming salamat, Ronald Domingo. Samantala, tanggap naman tayo ng pag-uulat sa Calabar Zone. Mula po yan kay Arman Cambe. Arman, magandang gabi. Magandang gabi sa inyo lahat yan. Isang anin na putapat na taong magsasaka o isang anin na putapat na anyos
na masasaka na tagpuan patayin, makalanti mo nung atakin ito na isang baboy ramo sa bulubundukin ng barangay Manggahan, Dolores, Quezon kaninang umaga. Kinilala ng pulis ang biktima na si Ricardo Mendoza, residente ng nasa ibang barangay. Ayon sa mga nakakita sa katawan ng biktima, nakita nila umano ang wala ng buhay ni Mendoza na nakatayo sa damuhan at may mga sugat sa iba't ibang patsa ng kanyang katawan, tanda di umano ng pagsuwag ng baboy ramo. Agad naman dinala ang bangkay ng biktima sa Dolores Health Center kung saan sasayalim ito sa autopsia para malaman kung ano talagang sanhi ng kanyang pagkamatay. Ito si Ron Tapatoy Arman Cambio mula sa Calabarzon. Nagulat para sa Pina may totong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Maraming salamat, Arman Cambe. Samantala, dako naman tayo sa Central Luzon. Alamin natin ang detalye ng balita mula kay Johnny Gole. Magandang gabi, Johnny. Yes, magandang gabi. Buong pagmamalaki nito nga Pampanga Health Office na ngayong araw nito ay nag-zero ng COVID-19 cases. Itong lalawigan ng Pampanga ay dito sa latest report nananatili na nasa 145 itong kaso ng COVID-19 sa kasalukuyan sa Pampanga at hindi ito nadagdagan na sa araw na ito. Ito ayon sa DOH o dito sa mga health officials ay isang magandang indikasyon na patuloy na itong pagbabanga ng COVID-19 cases hindi lamang dito sa Pampanga kundi maging sa kabuuan ng bansa. Ayon sa health officials, patuloy silang nagmomonitor nitong kaso, ito pang kaso ng COVID-19 na dito sa lalawigan ng Pampanga at ito nga ay nananatili na maayos naman at walang naitalang kaso ang health official. Patuloy pa rin naman yung panakanakang pagbabakuna pa ng ilang mga senior citizen na particular na dito sa booster shot dito sa lalawigan ng Pampanga. Kaya ng update, ito si Central Luzon Patrol, Johnny Gole. Para sa Impila may todong lakas sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Maraming salamat, Johnny Gole, mula po yan sa Central Luzon. Ayan, oo partner, napapansin mo ba na ang ating mga COVID-19 cases? Oo, may naitala na naman kanina, no? Oo, yung XBF partner na bagong sub-variant ng Omicron variant. Mm-hmm. Kahapon yung XB.1.5, tama ba? Oo, nilinaw naman doon partner na walang travel history. Naku, sa kaya paano kaya nangyari yun sa tingin mo, partner? Ayan, oo partner, baka hindi kasi tayo eksperto, pero... tama naman, hindi tayo expert para masabi kung totoo saan galing. Pero ang sabi talaga sa balita ay walang travel history yung na-detect nga na XBB.1.5. Mm-mm. So sabay-sabay natin hulaan kung saan po nang galing ang XBB.1.5. Pero kanina partner, ayun nga may nakapagtala ulit ng dalawang panibagong kaso. Ano naman sabi dun sa panibagong kaso? Alamin pa natin yan mamaya. At syempre, ang detalye ng ating mga trending na balita, alamin natin yan pagkalipas lamang ng ilang paalala sa oras ng alas 6:25. Magbabalik po ang trending news. Trending ngayon. Trending ngayon. Ayan, nagbabalik po ang trending ngayon sa oras ng alas 6:29. Hello, partner. Ayan na. Oo, partner. Kamusta ka naman, partner, ngayon? Okay pa naman ako dito, partner. Excited ka na ba, partner, para sa tatalakayin nating trending ngayon? Oo naman, partner. Siyempre, pinaghandaan natin ito para i-share sa ating mga listeners at viewers sa ating Facebook at sa iba pang social media platforms. Mm-hmm. Tama yan. At siyempre sa TV. At syempre, yan na nga. At babasahin ko lamang po itong balita. Nakatakdang ilunsad ng Bureau of Internal Revenue Region Number 7B is NCR ang 2023 Regional Tax Campaign kickoff na may temang tulong-tulong sa pagbangon, kapit kamay sa pag-ahon, buwis na wasto, alay para sa mga Pilipino. Ang nasabing tax campaign team ay bilang suporta sa advokasya ni Pangulong Ferdinand Marcos
Marcos Jr. na magkaisa ang bawat Pilipino na magbayad ng tamang buwis na malaking tulong sa bansa, gayon din ang pag-angat ng buhay ng mga Pilipino. Nakatakdang itong isagawa bukas sa ganap ng alauna na hapon sa SM Mega Mall Mandaluyong City. Layo ng revenue region na makakuha ang suporta mula sa mga taxpayers nito sa Mandaluyong City. San Juan, Pasig, Sitia, Marikina, Antipolo, Rizal at Cainta para makalikom ng pondo para sa pagbangon at pag-unlad ng ekonomiya ng bansa sa pamamagitan ng pagbabayad ng tamang buwis sa tamang oras. Bilang Prime Tax Collections Agency ng gobyerno, inatasan na ang BIR na makakolekta ng 2.599 trillion pesos ngayon taon. Ang nakokolektang buwis ng BIR ay kumakatawan sa halos 80% ng pinagmulan ng pondo ng pamahalaan. Matatandaan noong Pebrero 7 ay inilunsad din ng BIR National Office Nationwide Tax Campaign nito sa pangunguna ni Commissioner Romeo Lumagi Jr. na dinaluhan ni na Pangulong Marcos at Finance Secretary Benjamin Jokno. Ayan partner, taxpayer ka na. Ayan na, syempre partner, dakuan na natin ng mga trending news na natin. Trending ngayon. Trending ngayon. Ano ba yung kinakaabangan ng ating mga viewers? Eto na nga, tinupad daw ni Moira. Totoo to ha, tinupad ni Moira de la Torre ang hiling na pasabay ng isang Filipino fan sa Qatar sa pagdadala niya ng danggit para sa kanyang concert sa Middle East. Aba, para po sa mga hindi nakakakilala kay Moira, siya po ay isang singer. Singer-songwriter. Wow. Ayan, oo. Singeries, ang tawag ng mga millennials. Oo. At karamihan nga sa mga millennials natin ay ito yung mga pinapatugtog nila. Mga sawi sa pag-ibig. Oo, mga broken heart. Ayan. Ibinahagi rin ng fan ng nasa likod ng Facebook page na si Boy Ulam Lutong Bahay ang isang video ng kanyang pagluluto ng isda. Sabi ni Boy Ulam Lutong Bahay. Binyagan ko na to, Idol Moira. Ayan na, binyagan. Binyagan. Favorite mo ba yung danggit partner? Ay, ano ba yung danggit partner? Parang tuyo ba siya? Kumakain ako ng tuyo. Meron kasing mga Tagalog term na hindi ko, Yung danggit. Yun pero yung mga isda, kumakain naman ako niyan partner. Yung ba yung yung tuyo na maliit? O yung parang dilis ata yung yung pero mas malapad pa siya, color brown. Ayan, tama ba? Basta partner, kumakain ako ng mga ganyan. Ayan, favorite mo ba? Sausaw suka, na may kamatis, na may silian, sarap. Tasamahan mo pa ng sigang na kanin. Sinagag. Sinigag. Aba, nakakatuwa naman partner ito talagang si Moira. Talagang nagbigay pa siya ng parang pasalubong na. Oo, sa kanyang concert ba yan partner? Oo, concert yan sa Qatar. Sa Middle East. Akalain mo yun na inutusan pa ang singer-songwriter, singer na songwriter pa. Inutusan siya bumili ng danggit. Tapos, eto napanood ko nga yan, partner. Habang nagko-concert si Moira, hinahanap niya si Boy. Boy Ulam Lutong Bahay. Pangalan na. Si Boy Ulam Lutong Bahay nga, hinahanap niya. May pangalan siya eh. Christian ba yun? Limuta ko na, basta yun. Ayan, yan ang task ng ating CA dyan. Hanapin ang pangalan. Ayun, basta tinahanap ni Moira during concert. Tapos hinahanap niya yung pangalan na yun, hindi niya makita. Tapos hinanap rin naman ng mga kawani doon sa kunaturang concert. Oo, yung parang sa production. Oo, sa production. Oo. At sakto nga, nandun nga yung si Boy Ulam Lutong Bahay. Nakakatuwa naman. Talagang inabangan niya rin yung pagdating ni Moira doon sa concert. Aba, kasi fan na fan daw siya. Ikaw ba? Fan ka ba? Sakto lang, partner. Kasi hindi naman ako broken-hearted. Ay, puso mo. Ay, diba? Gusto ko ngayon ay umaapaw sa saya. At wow. pag umaapaw sa saya, hindi dapat magiging fan ni Moira. Fan pa rin naman ako ni Moira. Pero isa sa magaling na kumanta, mga awit. Oo naman, partner, talagang hindi natin ipapatalo si Moira. Siyempre, oo naman, napakagaling, no? Mm-hmm. Paano ba yung sample dyan? Ayun na, partner.
Ah, sige, partner. Sundan naman natin ang iyong trending. Ano bang trending ang meron sa iyo? Ayan na, sabi dito partner, kinagiliwan ng netizens ang video ni Daniel Bailon. Aba, Bailon, last name ng aking partner ay Bailon din. Ay, Bailon, kaano-ano nyo sabi ang mga dito, Bailon? Sabi dito, kinagiliwan ng netizens ang video ni Daniel Bailon kasama ang kanyang mga kaibigan kung saan tila nagma-manual time-lapse ito. Manual time-lapse ay ito bang sa camera? Parang yung magwaga ng ganun. Okay, kukuha ang video sa mang inasal kung saan kumakain ang kanilang grupo. Nagsimula ang kanilang manual time-lapse nang tawagin nila ang waiter para humingi ng extra rice. Ay, partner, tawang-tawa ako sa video na yan. Kasi yung video na yan, nangihingi sila ng, nagbi-video sila. Time-lapse, yung ano nila, yung parang concept. Ah. Yung time-lapse na yon, mabilis yung kilos, yung parang gumaganon gano'n. So, syempre, eh, nanghingi sila ng kanin, extra rice, na sa isang ano sila, no, sa fast food chain. Tapos, nanghingi sila ng extra rice. Aba, yung waiter, nakisabay din sa time-lapse. Ayan. Ano, sabi nga rito, ay tila game naman ang waiter sa pakulo ng barkada at nakijoin na rin sa pagta-time-lapse. Katuwa din talaga minsan yung ating mga ano mga waiter or mga crew sa fast food or kahit saan man. On the go! Yes. Pero may mga crew na masunod. Ayan talaga, partner, hindi naman yan maiwasan kasi kailangan natin maging professional pagdating talaga sa trabaho. Trabaho lang, walang personal. Ano, diba? Oo. Sabi nga dito, ito pa, marami naman ang naaliw sa crew dahil sa pagiging sport nito. Meron nga din ako nga naaalala kasi di ba yung mga dati naming mga trending stories dito, yung mga nagti-TikTok sa loob ng mga fast food din or say sa labas. Tapos may mga nagjo-join din na crew, di ba? Nakakatawa yung gano'n. Marami na rin nag, hindi sila ang tawag doon. May ang tawag doon? Parang hindi KJ, gano'n. Oo, talagang always on the go. Always sila. On the go. Go-go lang. Go-go lang ng go-go. Ikaw ba, partner ko, sakali man na masagip ka ng camera sa nagta-timelapse, mag-go on the go na ba? Ayan, siguro unang-una mahihiya ako doon, partner, kasi hindi na pero sapal daw muna ng timelapse. Talagang medyo napapatigil na lang tayo dito kay Jen. Sa aking partner na isang magaling na na writer. Sabi dito sa ngayon ay mayroon ng 239,000 shares. Wow, ang dami. Ang naturang video na nagbigay aliw sa netizens. Ang dami ng shares, partner. For sure, marami din dito ang nag-react. At sa dami nang nakapanood, di ba? Oh, kasi sobrang nakakatawa nga naman yung video na yun. Oo, talaga kasing lalo na yung mga may mga pinagdaraanan. Tapos syempre yung mga ginagawa nila ay nagsiscroll sa Facebook. Syempre gustong-gusto nila yung makakakita sila ng good vibes o yung mapapatawa talaga sila. Yan. Parang yung Facebook platform na lang talaga yung nagbibigay alindog. Ayan, sa mga social media platforms naman, sa partner. Social hindi media. Lang Facebook pala. Ayan. At ito naman ang sumunod na trending. Tila kinagiliwan ng mga netizens ang larawang ibinahagi ng fourth parent na si Hazel. Tampok ang kanyang alagang pusa na si Sneakers. May ilig ka ba sa pusa, partner? Wala kaming alagang pusa, partner. Aso, oo, hindi meron. Ko pa na-try. Pero aso noon, meron kaming naging alaga. Mm-hmm. Parang naalala ko, tatlo sila. Tatlo. Pero partner, hindi di talaga kayo nag-alaga? Ng pusa? Hindi ko pa natatry. Hindi pa natatry? Oo, hindi pa. Pero nakahawa ka na ng pusa? Oo naman, oo. Hindi ka ba pusa ng kapit-bahay namin noon. Nagkapit-bahay lang. Nakikihawa. Nakikihawa lang. Tsaka yung mga pusa, di ba, na parang kala mo alaga nyo siya kasi kung pumunta sa inyo sa bahay. Makikikain diba? Po. Oo. Yun lang talaga yon. Kaya kumakatok yung mga pusa, pakain po. At saka minsan kapag kumakain ako sa sa labas, may mga pusa na lumalapit sa'yo. Ayan, baby. Mga pusa, ang cute ng nining. Ito na nga, sa larawan ay makikitang tila napagod ang pusa kasama ang kanyang mga kuting habang nasa isang kahon. Pili ko kakapanganak niya lang ito. Kapanganak lang nito ng kuting.
Tapos, ang sabi pa dito, marami namang mga netizens ang natuwa sa larawan ng pusa na si Sneakers. Ayan, kung makikita po natin sa ating ano. Ayan, kung makikita ko nyo po sa inyong TV screens at sa Facebook, ayan yung mga... Parang paguna-paguna talaga yung pusa. Ayan, anak... May napanood ako nung nakarang araw, yung pusa, anak siya ng anak, umuwi siya sa bahay. Sabi ba naman ng amo, ayan, anak-anak ka kasi ngayon, tapos uuwi ka sa amin, ang dami-dami mong dalang kuting. Eto na nga, nakasaad pa sa caption. Anak pa more, Miming, pabiro namang saad ng isa sa comment section. Tapos sabi pa dito, Miming, bakit ba ako lumande? Ha ha ha, hirit naman ng isa pa. may asim pang mga pusa, ano? Partner, ilan ba yung ano? Di ba sabi nga nila yung mga ayaga nating hayop doon ay mahaba ang buhay? Ay, cham? Cham yung buhay ng pusa, di ba? Cham yung buhay ng pusa. Oo, papagood vibes lang. Oo, yun nga yung mga sabi nila. Oo. Tama yan. Pero alam mo, partner, meron akong alagang pusa. Ilan na ba sila? Napabilang. Anak kasi ng anak. Nakakainis. Itong nakaraang araw, may sineshare ka sa akin. Sabi mo, meron kang ibibigay sa'yo na ano, hayo. Ano, alagang dog. Oo. Ano yan? Sitio naman. Ayan, salamat po sa nagbigay. Sa susunod po ulit. Charis. Ayun na nga. Ang dami ko na nga, dami na nga pong alaga na ang dami na nga pong alaga na pusa sa bahay at nagagalit ng aking inay dahil kung saan-saan dumatay. Ininuman ako masyadong naglilini kasi nga laging nasa trabaho. Ayan, tanggap po na tayo ng ulat mula sa ating Ronda Patrol. Ronda, probinsya! Alamin natin ang balita mula sa Naga kay Melvin Machado. Melvin, magandang gabi po. Ay, magandang gabi. Sa kabila ng pinaidin na kampanya ng Naga City Police Office laban sa illegal na droga, may ilan pa rin ang tila hindi natitinag sa ginagawang panguhuli ng mga otoridad. Alas 9 kagabi nang maaresto sa isinagawang anti-drug bypass operation ng City Intelligence Unit at City Police Drug Enforcement Unit at ng Police Station Number 3 ng Naga City Police Office, ang suspect na si Joe Christian Angeles, residente ng Ate Streets, Zone 5 City Clupa, Barangay Calawag, Naga City. Nakumpiska sa suspect ang bypass item na 5 gramo ng umano siya mo at pagkaka-recover pa ng 7 gramo na umaabot sa Kabuang Street value na 47,600 pesos. Ang suspect ay recalibrated priority database on illegal drugs. Nakatakdang sampahan ng kaukulang kaso ang suspect na nasa custody ngayon ng Naga City Police Office. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado. Para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Maraming salamat, Melvin Machado, mula po iyan sa Naga. Samantala, balikan naman natin yung pag-uusap at talakayan natin kanina tungkol sa trending, partner. Oh, partner, yung mula sa pusa kanina. Sa pusa, yun nga. Marami na nga kaming pusa, partner. At naiinis na yung nanay ko. Siguro nasa 5 na yung pusa namin. Oo, partner. Kami naman noon kasi meron nga kaming alagang dog. Oo, aso. Oo, so full parents ka rin pala. Yung pangalan nun ay si Making, si Hajime. At saka nakalimutan ko yung bakit isa. Bakit naman Hajime? Oo, yun kasi yung pinangalan ng ano namin, ng papa namin. Yun yung pinangalan doon sa aso. Hajime? Oo, Hajime. Pwede tsaka si Making. Pwede pakikwento naman kahit konti lang. Hindi ko na maalala yung kay Hajime pero yung kay Making naalala ko siya kasi sumunod siya sa kapatid ko. Oo, nasa labas kasi si Kuya. Tapos pag uwi niya, biglang sumusunod sa kanya yung maliit na puppy, yung aso, si Making nga. Tapos ayun, inalagaan na siya namin. Kinupkup na namin, kumbaga ganun. Oo. Ay, napakagaling naman. Oo. Isa lang yun. Oo, isa lang yun. Tapos yung sumunod na nasundan. Si Making, ayun nga, si Hajime nga yung sumunod. Ah, si Hajime. Si Hajime. Malalang nasunod pa. Oo, hindi ko maalala yung isang pangalan ng aso na yun. Kasi sobrang bata pa nun. Like, mga 8 years old ako, 9 years old ata ako noon. Tagal pero naman, partner. Pero nakakatuwa mag-alaga ng ano ha, ng mga hayop. Totoo. Oo. Ani nga, sabi nga nila,
stress reliever ng ilang mga ating mga netizens yung pag-aalaga ng mga hayo, pusa, ayan. Oo. At saka man's best friend natin yan, mga ano, totoo. Mga alagang hayop. Pag uuwi ka ng bahay, sasalubong sa'yo. Mm-mm. Kapag medyo sad ka, parang nasasad din sila. Kapag masaya ay, totoo. Ka, masaya din sila. Oo. Yung pusa namin, kapag nasasad ako, lumalapit siya sa akin. Tapos wala, hindi ko alam kung nagpapalambing ba siya o ano. So ayan ang partner, no? Balikan natin mamaya pa ang iba pang mga talakayan natin mamaya. At magbabalik po ang trending ngayon. Ayan po, sa oras po ng alas 6:50, nagbabalik po ang trending ngayon. O partner, ano bang ating, saan ba tayo napapanood? O syempre, tayo pa rin po ay napapanood via test broadcast sa Digital Free TV na Aliw 23, sa Sky Cable Channel 72, TV Plus Channel 27 at GMA Afford the Box Channel 32. At available rin po kami sa digital TV devices at TV receivers. Mangyari lamang na i-scan ang inyong digital TV at channel boxes upang ang Aliw 23 partner. Ayun. So ito na nga, balik na nga tayo dito partner. Saan ba tayo babalik? Oo, balikan natin partner yung kanina yung sinasabi mo na tungkol doon sa magkakaibigan nung habang break tayo kasi sabi mo meron ka ring circle of friends. Oo, syempre naman. Oo. Partner, ito, tatanungin kita. Ilan na ba yung circle of friends mo? Marami partner. Syempre nagkaroon ako ng circle of friends noong elementary, high school, noong college. At syempre dito noong nag-work na rin ako. Ayan. Diba? At kahit saan, pwede tayong makakuha ng friends. Pero partner, di ba usong-uso dati yung friendsary? Alam mo ba yun? Oo naman, partner, naalala ko yun. May friendsary kami ng mga high school friends ko. Pero yung mga neto ng college, wala na, walang ano. Basta nagkikita-kita kami, masaya kami, nagbaband kami, lumalabas, kain, ganun. Naalala ko lang yung mga trip ko lang nung high school. High school ba? Elementary? Nagdo-doorbell ata kami nun sa mga sa doorbell. Mga, sa mga bahay ba? Sa mga bahay ba? Oo, yung mga bahay na magaganda, diba? Tatakbo. Alala ko lang. So, ayun na nga partner, ano ba yung pwede na matutunan na dito sa trending natin ngayon, kaugnay dun sa magkakaibigan na gumagawa ng video na time-lapse. Ano naman, kaya matutunan nila? Ano bang matutunan? Syempre, yung ability na ano, di ba? Mag-time-lapse, syempre, skills yun. Mm-hmm. Pero kung manual time-lapse, ayan, paano ba yun? Ayan, oo. Ayan, ayun na nga partner. At syempre dahil kitang-kita naman sa TV devices na medyo nakakatuwa talaga siya kaya natatawa talaga ano. Kasi napaka-cute nila kasi sinabayan din talaga sila nung kaya-kaya mo ba yan partner? Oo, gaganon-ganon ka lang partner. Diba? Sinabayan. Hindi kasi partner, parang nakita ko rin kasi at natutunan ko rin sa kanila. Parang meron silang strongest relationship. Wow, strongest relationship. Kahit strong relationship lang silang mga magkakaibigan. Lahat tayo meron nun. At hindi may pagkakaila yun, di ba partner? Yung mga kaibigan natin laging nandyan para manghingi tayo ng tulong. Mga advice. O lalo na kapag di ba? Pag broken-hearted. Hindi lang naman pag broken-hearted. Siyempre, kasi pag broken-hearted masaya ka or hindi, di ba? Siyempre, uso na ngayon yung mga group chats. Kaya nandyan yung mga usap-usapan ng mga magbabarkada, di ba? Pero may mga kaibigan rin tayo na nasa malayo na. Wala na lang tayo. Hindi na makapag-kita. Kaya ang ginagawa nila, ano yung partner? Kaya natin to. Video call na lang. Video call na lang. Meron, gaya nga nang nasabi ko kanina, binati ko kanina yung mga friends ko na nasa Bicol. High school friends ko sila and super tight ng bond namin. Parang bago magkatapusan ng January, nagkita-kita kami dito. Pero yung isang friend ko lang, kasama yung mga partners din nila. Ang saya, kumain kami sa labas, ganyan-ganyan. Parang yung bond namin nung high school, nag-away na ba kayo, pa rin, partner? Na mga kaibigan ko, hindi pa. Hindi pa ever. Mabait po kasi ni Miss Iria. Hala, si Jen din po mabait. Malang duda ako dyan. Oo. So,
Ikaw ba, partner? Siyempre, alam ko meron ka din mga kaibigan dyan. Marami akong kaibigan kasi puro kalokohan. Puro mga nanti-trip lang sa labas. Oo, hindi naman yan na maiiwasan. Ay, totoo. At talagang yung mga kabataan din natin ngayon ay merong mga matitrip or yun nga, yung sinabi yung kaninang gumagawa ng mga kalokohan. Pero, syempre, di ba, kailangan pa rin natin na isipin na yung mga kilos natin ay mga may kaakibat na ano yan. Ay, totoo. Tinig po tayo kay Mother Superior. Ayan tayo, pinaalala mo si Mother Superior. Mother Superior. Si Mother Superior po ay si Miss Aria. Ito na nga, partner. Ang natutunan ko rin sa kanila is kahit saan, mag-go sila, hindi sila nahihiya. Oo, maganda rin magkaroon ng mga kaibigan na ganyan. Oo, totoo. Pero alam mo, partner, yung pagiging on the go ko before, medyo nabawasan siya nung nag-college ako. Kasi nung nag-college kasi ako, nag-working students ako. Ay, nag-students. Ang dami students. Oo, nag-working student ako noon. Kaya, syempre, mayroon mga lakad na hindi na ako nakakasama. Kasi kailangan kong isipin yung budget ko pagkasyahin ko, diba? Oo, kasi For the tipid. Oo, for the tipid. Kasi kailangan natin maging responsible pagdating sa sa pera, syempre, partner. Ay, pagdating naman sa responsable pera. Ayan, oo, syempre. Napagtapos ko nga, partner, ang aking salary. Wow, congratulations! Matagal na yun, partner. Ay, oo, 2021 pa yun. Ilang taon ka noon, partner, nung napagtapos mo yung kapatid mo? Ako, partner, napagtapos ko yung sarili ko. Kaya... Taray, ano pala, eto may nag-comment partner, si Sir Rex Espiritu, sabi niya, yung VMAX dyan ang nag-connecta sa amin ni Patrol 11. Ayan, ito yung Taray may kaugnayan to partner sa pag-uusap natin kanina. Totoo. Tungkol sa mga pag-ibig. Sa pag-ibig. Kasi Valentine's kahapon, yun yung napag-usapan natin kanina. Tapos, meron pa siyang sinabi dito, sabi niya, true friends, stay no matter kung gaano katagal na kayong hindi nagkikita o nagkakausap-usap man lang. Diyan mo malalaman ang totoo. Tama yan, oo, partner. Diyan mo malalaman kung sino yung nagstay sa'yo at hindi. Alam mo, partner, dito natutuwa ako. Marami pa rin kasi akong friends na kahit busy sila, chinacheck pa rin nila ako. Oo, maganda yun. Na-appreciate natin yung mga taong nagchicheck sa atin. Kamusta lalo na kapag down tayo or masaya tayo, diba? Mm-hmm. Isa na rin po si Ate Ariam doon. Ayan, oo. Siyempre naman. Isa na rin po si partner doon. Na nagturo sa akin. Salamat, partner. Ayan na, syempre, walang iwanan. Totoo! Ayan na, syempre, partner, bago nga natin tapusin itong programa ngayong gabi. Pero syempre, meron pa rin naman na bukas. Basahin muna natin ang ating verse of the day. Sapagkat ang inyong pagtalima ay naging bantog sa lahat ng mga tao, kaya't nagagalak ako tungkol sa inyo. Tatapwat ibig ko na kayo'y maging marunong sa kabutihan at musmus sa kasamaan. Ayan po ay batay sa Roma 16 verse 19. Partner, bago tayo tuluyang magpaalam, gusto muna namin pasalamatan ang aming kasama dito sa himpilan sa pangunguna ng ating piloto. Sino ba piloto natin? Ayan na, partner, si Engineer June Agoba at si Ma'am Shelu. Ayan. Siyempre, nandiyan din ang ating news writer na si Hannah Oleda at saka si Ahayas Mint Ludovico kaninang umaga. Isa po yan sa mga friendship ko. Ayan, partner. Nandito din ang ating communication assistants na sina James De Jesus at Jessa Barameda. At sa lahat po ng sumabaybay at patuloy na tumututok sa ating programang Trending ngayon, maraming salamat. Muli kami po ang inyong ka-trending at nakasama ngayong gabi. Ako po si Iriam Sancho. At ako naman po si Jenna. Huwag kayong bibitiw dahil susunod na ang Radyo Klinika kasama si Miss Marua Pahati Sarnel. Muli magandang gabi po. Trending ngayon.